Isa namang magandang balita, ito nga, tumakbo na nga itong EDSA Busway na kwento na po natin ito nung isang linggo. Ano? Tumatakbo na po itong EDSA Busway. Medyo project po yan ng DOTr, LTFRB at ng MMDA. Itong nakaraang linggo, ano, nagbalik na po ang serbisyo po ng MRT3. Pero mas gusto ng mga tao na gamitin ng EDSA Busway. Kung naalala nyo, ang MRT3, sinara po yan dahil sa nagkaroon ng halos 200 pong empleyado po ng MRT3 naging positive. So, kailangan po nilang magsara, mag-disinfect at mag-test po ng kanilang mga empleyado. Pero nung buksan po ang MRT3 ulit, medyo ang mga tao nagkaroon ng inconvenience kasi ngayon po mahigpit po ang health protocol po sa MRT3. Kailangan po mag-fill up ng mga health declaration forms para sa contact tracing. Ano, yung pangalan po, address, contact number, yung station, yung station na pinasukan, petsa at oras, at yung temperature. Bago po sila makapasok o makasakay sa MRT3. So ang nangyari, ang mga tao po sa EDSA bus pumipila po sila ngayon. Dumaan po ako sa EDSA noong isang araw at kitang-kita po yung maayos na takbo po ng mga bus. In fact, mas mabilis pa kaysa sa paggamit ng pribadong sasakyan. Kapag na-perfect po nila ito, no? Lalo na kahit wala na po yung pandemic, baka mas mabuti pa pong sumakay ng EDSA Busway o EDSA MRT3 kaysa magdala po ng sariling sasakyan kung kayo po idadaan sa EDSA. Ayan naman po ang layunin ng pagkakaroon po natin ng magandang mass transport system. Yung EDSA Busway po, ano, galing po yung monumento at magtatapos po sa PITX. Mula po sa monumento hanggang Quezon Avenue, ito po yung mga bus stop na pwedeng sumakay at bumaba ang pasahero. Ano? Yung Bagong Baryo, LRT Balintawak, Caingin Road, Muñoz Station, sa North Avenue Station at sa Quezon Avenue Station. Mula sa Quezon Avenue hanggang Estrella sa Makati, lilipat na po yan sa Median Lane, yung malapit na po sa island. At mula po sa Buendia, papuntang PITX, may mga bus stop po pwedeng sumakay ang mga tao. Ito po ay sa Buendia, sa Ayala, sa Magallanes, sa Evangelista, sa Taft Avenue, sa Rojas Boulevard at sa Macapagal Avenue, SM Mall of Asia at ang PITX. Mahigit 100 na po ang tumatakbong mga bus dyan po sa EDSA Busway. Pero kung mapupuno po nila, no, ang 550 po ang pinayagan ng LTFRB na bumiyahe po, parte po ng EDSA Busway. Yung mga istasyon pala po sa may Median Lane, o, malapit po sa island, ginagawa pa po yan ng DOTr at ang kanilang tansya ay matatapos po yan sa buwan po ng Agosto at Setyembre. Ano, magbuong-buo na po yan. Baka yun pong hinihintay natin, ano, para lahat po ng bus ay bumiyahe na po dyan. Pero dyan po sa may Guadalupe, may nakita ko pong mga, ang bus stop po yan ay nandun po sa malapit sa island.